sabi niya, i-hire ka na namin. Alam mo ba kung magkano lang yung binigay nila sa akin noon? Allowance, 100 peso per day. Sabi kong gano'n, okay lang po yan. Kasi padama eh, di ba? Ang importante, pag nasa loob ka na, mabilis ka na makaipon. Walang sweldo? 100 pesos lang, allowance lang. So, sabi ko, go. Sige po, game ako dyan. Pero after a month, dahil nga naging successful yung launch, hinire niya na ako. Tapos sabi niya, saan mo gusto mag-stay? Sa marketing o sa web programming? Sir, gusto ko talaga po maging ano web sa web po. Sabi niya gano'n. O sige, papaturoan kita. So, tinrain ako. Nandito po ako ngayon. Yes! Sa bagong-bagong balur. Mama Loi, my newfound friend. Thank you for coming. Yeah. Nakapasensya na. Talagang hinabol ko pang ano, mag-decorate para sa'yo. Ulad talaga. Ayun, gusto ko lang, kaya kita gustong ma-interest. Na-interested talaga ako sa'yo eh. Sa vlog nyo ni Ogie. Gusto kong malaman yung mga pinagmulan mo. Okay po. Ayun. So alam na nating lahat na isa kang event coordinator, event person. Yes, actually nakakatawa yung ano, yung storya ng ano, ng mga careers ko, Miss A. Pag kinukwento ko nga minsan sa mga career orientation, nagugulat yung mga tao. Kasi yung story ako, lagi akong ano, risk taker ako. Laging mindset ko, magpadama muna, tsaka na yung kabig. Gumraduate po ako sa UST ng Commerce Major in Business Administration. Alayo. Tapos nakakatawa, nung mga time na yon, ang gusto kong applyan sa marketing side, ayoko magbanko. So lahat ng mga classmates ko during that time, puro mga nag-a-apply sa mga banko. So may isa akong classmate na nag-apply ng isang bank, sa Capital Bank. Sabi niya, mag-apply ka na rin para lang sabay tayo mag-exam. Sabi ko, ayoko magbanko. Eh sabi niya, sige na, sama mo na ako. Eh yun yung katabi ko ng 3 years sa college. O sige, samahan kita. So siyempre, nag-exam. Ending, ako'y nakapasa siya, hindi. So, in-interview, series of interview, tapos biglang binigay niya ng job offer. Sabi ng mami ko, edi habang naghahanap ka ng ibang work, kunin mo na. Nag-stay din po ako dun sa Capital Bank ng 3 years. So, nung binenta na nila MBB, nila Manny Villar yung Capital Bank sa mga Yuchenko, naging RCBC Savings Bank kasi naging Speaker of the House siya, so bawal siya may financial institution. Nag-resign na ako. Noong time na yon, pa year 2000. So, ano, Y2K bug. Meron akong mga banker na mga pinsan na nag-land ng job sa US. Sabi ng nanay ko, mag-aral ka din. Sabi ko, wala ka naman akong hilig sa computer programming. So, nag-aral pa rin ako ng computer programming, pero parang feeling ko, sabi ko, feeling ko ang internet, ang feeling ko ang IT, papunta yan sa internet, magiging ano yan, mag-boom ang internet. So, true enough, nag-shift ako from programming, nag-web design and development ako. Hindi naman ako artistic nung high school. Hindi ako marunong mga drawing. So, ngayon marunong ka? Pero may mata. Yung lagi lang akong masita sa ano. Tsaka pag ba mga HE, di ba nung high school, may mga project kayong lampshade, may mga project kayong mga metal tapping, kaya laging nakakadalawa-tatlo ko kasi ang bilis kong nagagawa. Tapos mataas yung grade. So, nadadagdagan pag na-extra kang ano. So, parang siguro yun, feeling ko lang doon ako nagkaroon ng flair for yung being creative. So, back to my story, na nasa bangko ko, nag-aral ako ng ano po, ng computer. Pag-aaral ko ng computers, nag-aral ako ng web design and development. Tapos, nag-resign ako ng bangko, sabi ko, mag-a-apply na ako ng computer job. Di syempre, ang kasabayan ko nun, puro mga comsci, coming, mga ganun. So, sabi ko, paano ako makaka-penetrate sa IT industry? Until one day, may nakita kong ad, looking for female receptionist, female marketing assistant, male purchaser, IT firm. Sabi ko, shucks, paano kaya ito? Pila ko dun sa marketing assistant, sabi ko gano'n. E di pag pila ko dun, ako lang yung ano, hindi babae, lahat babae. Sabi ko, I just want to take my chance po, baka naman po maging qualified ako, kahit na hindi ako girl. And interview pa rin ako ng marketing manager, sabi niya, actually you're qualified. Sabi niya, overqualified ka pa. Kasi nung umalis ako ng banko at ano, parang assistant cashier na yung position ko. So sabi niya ganun, sabi ko, sir, baka naman po meron kahit anong klaseng job. Sabi ko ganun, kahit encoder, kahit ano. Tapos bigla sabi niya, ay, teka lang, alam ko naghahanap yung boss namin ng tester eh. Sabi ko, sige po, pero hindi ko alam kung ano yun.
kaya ko po yan. So, nang-interview ako ng boss, sabi ka na, okay, maglo-launch kasi kami ng products, dalawang product, isang online, parang online shop, tapos isang parang voice activated. Dati nung wala pa yung mga siri-siri na yan, yun na yung ginawa ng boss namin. Ngayon, pag may computer siya, sinabi mo, ano, Google, o open lang bigla yung Google. Alright. So, in during that month end nun, maglo-launch sila. So, pinag-test niya ako. Edi, syempre, pabibo na naman. Test. Naalis lahat ng bugs. Wala na akong gagawin. Sabi nga, baka pwede, walang na-hire si, ano, si marketing manager na, ano, na assistant. Baka pwede mong tulungan sa launch. Edi, syempre, pabibo na naman. Sabi ko, sige po, kaya ko po. So, naging successful yung launch. Dinarek ko yung launch. Ako nag, ano, ng mga AVP and all. Sabi niya, ganun, oh, sabi niya, i-hire ka na namin. Alam mo ba kung magkano lang yung binigay nila sa akin noon? Allowance, 100 peso per day. Sabi kong gano'n, okay lang po yan. Kasi padama eh, di ba? Ang importante, pag nasa loob ka na, mabilis ka na makaipon. Walang sweldo? 100 pesos lang, allowance lang. Oh my God. So, sabi ko, go. Sige po, game ako dyan. Pero after a month, dahil nga naging successful yung launch, hinire niya na ako. Tapos sabi niya, saan mo gusto magstay? Sa marketing o sa web programming? Sir, gusto ko talaga po maging ano web sa web po. Sabi niya gano'n, o sige, papaturoan kita. So, tinrain ako. Tapos, ano, 6 months lang yata ako doon na nag-offer sa akin. Akala ko kung sino, pinapunta ako sa opisina. Nag-usap pa na yung mga chat, IRC, yung mga gano'n, di ba? Nag-chat. Ay, teka lang, mamaya na. Tapos na lunch break, nagtatapusin pa akong web pages, ganyan. Tapos bigla mo nag-message, sabi niya, ano ka? Web developer? Web programmer? Sabi ko, web programmer po. Anong program? ASP po. Noong time na yun, wala pang ASP. Ay, noong time na yun, nagsimula yung ASP, yung mga web program, mga PHP, ASP, ganyan. My God. Oh, sabi niya, kailangan namin yan. Ganyan, punta ka dito, ganyan. 9th floor, MME building, octagon building, chuchu. Sabi ko, ano pong hanapin kumpanya? Basta pagpasok mo ng, paglaw sa elevator, yung buong floor amin. Tapos pag-akyat ko, ex-telcom. Di ba, wala pang Globe, walang Smart noon, PLDT lang, tsaka Bayantel. Ex-telcom pa lang yung ano, yung mga parang pangkayad ng yelo ng mga cellphone, di ba? Ex-telcom? Tapos apparently yung kachat ko, HR, VP for HR. Tapos sabi niya, eh, pag-interview kita. So series, visor, manager, VP for ganyan. O sige, we'll let you know, we'll call you tomorrow. Di, nag-half day lang ako doon. Pagbalik ko ng opisina, may call na agad ako. Sabi niya, Loy, sabi niya gano'n, they want to hire you, hindi na part-time, full-time na. Sabi niya gano'n. Kasi sabi ko, hindi ko pwede iwan yung boss ko. Dahil nga, yun yung nagturo sa akin. Sabi niya gano'n. Natuhin ka ngayon. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, di, during that time, ang sweldo ko sa ano sa dati kong work, 9,000. Mataas na yon nung year 1998, di ba? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya gano'n, magkano'ng offers kanya? Tapos bigla sabi niya, magkano ba sweldo mo? Sabi ko, 9,000. Oh, they will give you double your rate daw, 18, ganyan. Ha? Eh, biniro ko, hindi niyo pa po sinarang 20. Oh, go down! Hindi, basta lang hindi na ako maka-back out. Doon na nagpaalam na ako sa boss ko. Boss, sabi ko, kung papayagan mo ako, go ako. Kung hindi mo ako papayagan, hindi ako gugawa. Sabi niya gano'n, ano ka ba? Ang laki opportunity na yun. Malaki pa yung sweldo mo dyan sa manager mo dito. Sabi niya gano'n, sabi ko, talaga po, pero iyak ako ng iyak. Kasi na siyempre, ayaw. Ako yung ano eh, hindi naman, di ba alam mo naman, hindi naman lahat pera. Pero pag career advancement, kung mabait yung boss mo, alam nila kung saan ka. Tsaka ang laking kumpanya ng time na yun yung Globe at Smart di ba? So doon ko, nung nandun ako, na-under ako kay Margot Torres. Kung kilala niyo ba si Margot Torres, siya yung ano ngayon, yung parang regional director ng McDonald's for marketing. So naging boss ko siya sa Excelcom. From Excelcom, naging country manager siya ng Edsamail. Naalala mo ba yung Edsamail? Yung the free email, yung CD mo, di ba dati, ang mga, ano, ang mga internet, ISP, krrrr, gano'n, di ba, nagko-connect pa tayo? Ang high-tech pala ng mundo mo. Di ba? Tapos ISP ay, ano, free internet. So, nung nandun na muna ako sa Excelcom, bago ako napunta ng kay Margo ulit, nung nasa Excelcom ako, alam mo ba yung mga bill natin sa Globe ngayon, yung marireceive mo sa email mo na naka-parang, ano, hindi ko, ayoko naman magmagaling, pero yan yung ginawa ko for Excelcom. Wala pa kasing mga Globe at saka ano nun eh. Kaya feeling ko, ako yung isa sa mga unang gumawa ng gano'n na program. Na pag isang click of a button, iko-compute niya yung ano, magkano yung use mo ng internet mo.
Tapos ilalabas niya sa email mo na para siyang resibo, yung ay para siyang bill. Oh my God, paano yun ang iintindihan gawin niya? Hindi ko na alam kung paano ko gagawin ngayon. Huwag niyo na po ipapaulit. Dahil ang tagal-tagal ko na yun na nagawa. Pagkatapos doon, hindi na ako nagpa-regular. Kasi nga, nung nalipat si Margo, nag-offer naman siya. Sabi niya, hindi ganun kalaki yung sweldo mo dito, hindi ko kaya yung sweldo mo. Pero dito, you will handle mga brands. Sabi niya, gagawa ka ng mga ads, ng mga creatives for our local and international brands. So sabi ko, teka lang, oo nga, no, parang maganda rin exposure yun. Ha? Kasi syempre, kahit gano'ng ka-powerful yung program na ginawa ko, lip service lang, dahil hindi ko naman mapapakita. Sabi ko, sige, lipat ako sa inyo si Margo, tsaka mabait kasi si Margo. So lipat ako, doon naman ako gumawa ng mga ads. Ang swerte mo sa mga mentors. Oo, sobra, sobra. Hanggang kay Nanay Ogie, sobra ko pong swerte. So, nung naki Margo ako, gumawa ko ng ads for Levi's, Ralph Lauren, lahat, L'Oreal, lahat ng mga national. So, ibang-iba na sa mundo mong iniwan? Nung programming. Oh, oh. Nung programming, naging creatives na. Oh, oh. So, kasi nga, mga ad materials na yun ako. Tapos, nung nandun ako, dun na, ito na. Yung best friend ko, yung isang best friend ko sa Malangit na wala na siya, taga Pasig, may nag-open na bar, yung adlib.com sa Pasig. So, sabi niya, best! Di ba gusto mong ano, maging stand-up comedian? Sabi nga nun, ang dami mo palang gusto. Kasi po nung ano, college kami, yung mga best ko, yung mga naging member ako ng Rotaract, ako yung pinakabata, lahat sila working, ako estudyante. So minsan, tumatakas ko ng bahay dahil nag-aaya silang gumimik. Eh, ang gimmick nila, library at saka music box. Eh, ako kumakanta, so ako yung sinasalang nila para may representative sa mesa. Table, so sabi ko, sige. Sa unang time na yun, nag-host na po ako ng mga weddings, debuts, mga formally, mga rotary induction, mga ganon. So sabi ko, hindi ako pwedeng mamatay na hindi ko ma-experience yung ano. Parang ganon ako yung pag may gusto po akong gawin, kahit nasabi na stable na yung job mo, ba't mo pa pinagpalit, eh masaya ako, gusto ko siya. Pero pag binalikan mo ngayon lahat, everything happened for a reason pala, no? Para mapunta ka kung nasan ka ngayon. So, nung sinabi niya may opening, bagong bukas na bar, naghahanap, din nag-audition ako. Ang nakasampa pa nun si Chaz, si Le Chaz. So, nung kumanta ako, di syempre, ano, inokray-okray ako ni Chaz. Tapos, sumasagot-sagot ako, sabi niya, may-ari, sabi niya, ay, ano, hired ka na, pwede ka bang, ano, mag-start na ganyan? So, nag-start ako. Doon, nung time na yon nawala ng show si Nanay Ogie. So, nung time na yon na nawalan siya ng show sa ABS, nag-comedy bar sila ni Richard Pinlack. So, nung time na yun, dahil nga maliit lang yung bar, syempre mataas yung TF nila pareho. Sabi nung may-ari, pwede ba maghiwalay kayo ng araw? Tapos kuha tayo ng mas mababa na TF na partner para lang pumabalansa. Di, nung naghanap si Nanay, pinartner, wala siya nagugustuhan. Eh ako bago, parang 2 weeks pa lang yata ako noon. Tapos bilang sabi nung may-ari, Loi, pwede ka ba na may partner kay Ogie Diaz? Ay, Mom! Sabi ko gano'n, huwag na, Mom po. Alam niya naman, kakasimula ko lang. Sabi niya gano'n, hindi kasi. Sabi niya, naubos na lahat na partner na sa kanya. Sabi niya gano'n, ikaw na lang hindi. Sabi ko, talaga po ba? Sabi niya, oo. Tapos di, pinartner. Tapos, after nung night na yun, ayun na, hindi na kami naghiwalay ni Nanay. 22 years after, so, andito na. So, doon pala nagsimula sa comedy bar? Doon sa adlib.com? Adlib.com, yes. Doon kami una nagkakilala, doon kami nagkaset. Tapos, tuwing meron na siya mga provincial shows, tapos, pero si Nanay, ang ano niyan, as a manager si Nanay, hindi yung lapit ako sa'yo, management man ako, hindi siya ganon. So, kaya rin nung time na yun, kahit na nakakailang comedy bars na ako, hindi ako pinupush ni Nanay na, oy, kunin niya si Loi sa punchline, sa laughline. Hindi. Ang ginawa ni Nanay, di ba may Tuesday Club si Nanay Christy dati? Tuwing Tuesday Club na nandun si Nay Oji, pinapakanta niya ako, kanta ka, Loi, kanta ka. Tapos, kakakanta, siguro mga after 3 weeks na Tuesday Club, biglang na-offera na ako sa punchline at sa laughline. Gusto kong isipin na may push pa din si Nanay, pero kasi, apo, kahit pa paano, siguro nakatulog po na alam nung nila Mr. C, tsaka nila Ma'am Sincha na ano, sa grupo ko nila Nanay. Pero hindi po kasi, alam ko hindi ganun si Nanay, hindi siya yung ipupush ka. Gusto niya, ikaw yung natural pupunin. Natural na mangyayari. Oo. So yun, nung nagko-comedy bar na po ako, nag-resign na ako sa EDSA Mail, nag-full-time ako na, ano, na stand-up comedian. Pero after 3 years, bumalik din ako sa IT. Bago, paano mo nangyari? Oh, bumalik ko sa IT kasi sabi kong ganun,
sayang pag 3 years na wala ka sa IT, naiwanan ka na, marami ng bagong programs. Kasi nagkaroon naman din ako ng offer na maging ano webmaster ng jobsdb.com, yung kalaban ng Jobstreet. So yun, nag-stay ulit ako doon another 3 years. Ang bonggan, dami mo kayang gawin. Nakakaingit. Tapos na nag-resign po ako doon, nag-full-time na ako, nagtayo na ako ng events business. Kailan yung events? 2005. Bakit mo naisip? Kasi nga po nag-wedding host. Nag-host ako ng mga events, tapos nung mga 20, 21 years old ako, nag-start na ako mag-host ng mga weddings. Nung mga time na yon, ilan pa lang ang mga wedding planners. Kaya nag-boom lang naman yan, no, na napalabas yung pelikula ni J.Lo na, yung The Wedding Planner. Nung lumabas yon, tsaka lang yung iba, ay, kaya ko yan. So parang ako, naging baptism of fire sa akin in terms of, wala akong formal training, wala pang schooling nun for event organizer. Pero dahil nag-host ako, tapos ako yung nag-run ng program, parang nalaman ko na anong kailangan ng mga bride, ng mga ganun. So, nag-embark na po ko sa ano sa event organizing. So, totally iniwan mo na ang IT side mo? Wala na, nawala na talaga. Kahit ngayon yung website namin, directives na lang. Oh, kailangan may pag-click, may email, pag-click, may form, may ganyan. So, iba na yung gumagawa. Hindi ko na makarir na gawin. Pero yung mga simple na mga brochure namin yan, ako pa rin po, nag-photoshop pa rin ako. So, event planning, tapos nagko-costume designer ka pa, di ba? O, di, eto na nga. Paano so, nag-events na po ako, tapos biglang yung mga brides and grooms, isa-isa, parang gusto nila may prenup. Dati yung prenup, di ba, sa studio lang. Hanggang bigla naging outdoor na, naging thematic na. So, noong time na yon, lagi ako nanonood kay Rachel Zoe, yung isang stylist sa America, the Rachel Zoe Project. Tapos nanonood ako lagi ng Project Runway, yung mga fashion. Saan kong ganun? Parang pwede rin rakitin to na kung fashion stylist ka, hindi na sila hanap ng stylist kung kliyente kita. So, nag-aral ako, nag-fashion school ako. Ganun ako, Miss A. Ayoko yung as much as possible. Gusto ko armado ako ng education. Ayoko yung self-study. Kasi matagal eh. Pag-aral, turo sa'yo, gawa nga, di ba? So, nag-aral ako ng fashion, pero kinarib ko naman yata masyado. Nag-fashion styling, fashion photography, fashion design. Totoong aral o online? School. Ah, talaga? School sa Fashion Institute of the Philippines. So, habang nag-events ako noon, nagka-classes ako. Ay, hindi pa natapos dyan! Prior to that, nag-makeup school din ako. Yeah. Sa Frank Revo. Kaya, yung mga brides and grooms, yung mga brides namin din na nalaman na nagko-commercial, kasi minsan nagsisecond makeup artist ako eh. Pagalimbawa, si TF kay, ano, kay Casey Concepcion, yung ibang mga artista tsaka mga ano, ako yung nagme-makeup, gano'n. So, nung nag-aral ako ng fashion, para maging fashion stylist para sa mga brides and grooms din namin, nung nagko-commercial-commercial na ako, ay na nag-editorial ako, biglang naghanap ng isang stylist dapat para kay AA, kay Christine Reyes, para dun sa The Trophy Wife. So, ako yung narekomenda, so hinawakan ko siya. So, yun yung una kong naging kliyente, si Christine Reyes, sila Derek Ramsey, si John Estrada. Yan yung hihiram-hiram kayo sa mga brands. Yes. Oh, madali kasi humiram pag artista. Pero pag magazine, kahit model yan, madali lang kasi gusto ng mga designers na na-feature yung mga nila. Pero sa artista, during that time, kailangan tiwala talaga sa'yo. Kasi ang daming mga horror stories ng mga hindi nabalik, nasira. Parang hindi kita nakatrabaho nung araw dyan. Oo nga po. Tapos, doon ako nagsimula. Nang nakuha ko ng isang production designer, si Erickson Navarro. Yan, isa na namang mabait at magaling na mentor. Ano yun? Halimaw yun sa Erickson Navarro. Very perfectionist. Kaya, na-partner pa na ginawa niya, una namin ginawang pelikula kay Direk Eric Mati, yung Kubot, yung kay Ding Dong Dantes. Di ba? Heavy on costume din yun. Tapos, Honor Day Father. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Ako po nag-costume ng Kubot, Honor Day Father, Seclusion. Tara. Pang-horror ka. By Bus. Oo. By Bus at saka On the Job 2. Mga Eric Mati baby ka. Yes, Eric Mati baby po. Paano mo nasasabay yung event planning mo dyan sa costume mo? Nung time kasi po na nag-aral ako ng fashion photography, hindi na ako hinahanap ng mga kliyente. Yung mga event managers ko na ang lagi nilang kaharap,
So usually, nakikita sa pangalan na lang. Pangalan na lang. Oo, actually, hindi naman pa sa pag-ano. Pero noong time na yon medyo kilala tayo sa wedding industry. Kaya, yun, nakakalungkot din na nag-take siya ng backseat noon. Kasi nga, nag-focus ako dun sa pelikula. Pero, sabi ko nga, everything happens for a reason. Sabi ko, ganun, kung di ako nag-focus sa pelikula, baka hindi ako naging credible na mag-chika about showbiz kasi wala akong kilala, wala akong alam, di ba? So, sabi ko nga, lahat nangyayari for a reason, no? O paano kayo na-ship ni Ogie dyan sa vlogging? So, nag-pandemic noon. Siyempre, always on the search na nanay for content. So, nung time na yun, hindi pa interviews ang ginagawa niya dun sa vlog niya. Ano pa? Iba-ibang content. Nagta-travel-travel kayo. Oo, nagta-travel kami. Di ba? Minsan may game, minsan may prank, minsan may ganun. Tapos, naisingit niya one time na, Loy, mag-ano kaya tayo? Mag-showbiz balita tayong dalawa. So, showbiz balita, siguro mga a couple lang, siguro mga 4 times lang. Tapos, biglang naisip niya, i-separate na lang natin. Hindi na sa channel ko. Sabi niya ganun, gawa na lang tayo ng bago. So yun, doon po nagsimula yung Ogie Diaz Showbiz Update na nagsikahan lang kami tungkol sa mga showbiz balita. Tapos ayun na, lumaki na siya lang ganyan. Ang laki niyo, no? Tapos araw-araw pinipick upan, ganun. Oo, pero ano din, ano, matrabaho din. Para rin pong, ano, para rin pong mga reporters like you. Kasi, siyempre, gusto mo kahit paano, hindi gusto mo kahit paano, gusto mo na credible yung balita, gusto mo na kahit na merong input aside from kung ano yung nakalabas na. So, meron din po talagang research na involved. Tapos, yun, kaya din ako pinapayagan ni nanay na mag-guest or kung may mga ibang projects na showbiz related. Kasi nga, syempre, may artista din doon. So, pwedeng makausap, makachika, ma-interview. Yun. Pero dati, dahil nga nag-host ako, sabi ko, di ba sabi ko dati, hindi ako pwede mamatay na hindi ako naging stand-up comedian. Sabi ko, Lord, sana huwag mo akong kunin na hindi ko na try na maging host sa TV. Kahit anong klaseng host yan, basta host. Kasi nga, 18 years old, parang hindi, 16 pa lang ako, nag-host na ako ng mga party-party ng mga friends, gano'n. So, hosting po talaga yung feeling ko, passion ko ever since I was young. Pero ang dami mong pinuntahan eh. Alin ka talaga dyan? Alin ako talaga dyan? Feeling ko number one host. Number one. Kung meron man, kung irarank ko siya, number one po talaga host. Tapos number two, siguro po creative person. Kasi, yan, ngayon, nag-interior design ako dahil naatasan ako ni nanay. Tapos, meron pa rin po yung mga creatives na minsan kailangan mo ng brochure, kailangan mo ng backdrop sa LED bulbs during the event. So, ako pa rin gumagawa niya. So, yun po. Number one po host, number two, creative. Tapos timpladon yun na ni Ogie yung chemistry nyo, no? Para lang po kami nag-uusap na walang camera eh. Kung walang camera, ganun din po yung kayo. Batuhan namin eh. Kailan naman pumasok si na Joe sa isa-isa na lang pinasok? Oo, nagsimula po yan, paano ba? Pandemya. Tapos diba, dalawa lang kami nakikita sa screen. Nagsimula yan si Jegs, nasa malayong-malayo. Nasa malayo-malayo, tapos... Sumasagot. Hindi pa nga siya sumasagot. No, walang dialogue. Ganun lang. Yung pag may react-react lang, tapos biglang nilapit na, nilagyan na ng one-liner, two-liner. Tapos, nung nag-Dubai si Jegs, di syempre kailangan nakapalit niya. So, tinry namin si Josa. Tapos, tinry namin si Mrena. Dahil hindi pwede si Josa may ilang days, si Mrena. So, ayan, nung pagbalik ni Jeg, sinahanap na si Josa at si Mrena. So, sabi ni nanay, hati-hatiin na lang natin. Alternate. In a month, alternate na lang. Schedule na kung sinong available. So, equal naman po. Usually kasi dahil every other day po kami nag-shoot at naglalabas. So, parang 15 days, nagpa-5 po sila. Tapos, yun na. Tapos, sabi, nilagyan na sila na iba-ibang flavor. So, si Josa yung palakwento. Si Mariana yung atribida, si Jeg, si Maldita, parang gano'n. Nauna ba yung vlog nyo ni Ogie bago yung sarili mong vlog? O halos sabi? Ano po, nauna po yung vlog ko. Ah, okay. Bago nagsimula po kasi kami ni nanay, dulo na ng 2020, parang November, December na ng 2020. Ako po, pinag-start niya mag-vlog yung start ng pandemic, nung lockdown, 16.
So bago noon, may isa, dalawa na ako, pero hindi ko pa kinakareer. So sinanay, karirin mo, ngayon, true. Sabi ko, anong gagawin ko? Kaya eh, biglang lockdown na hindi kami nakikita, hindi kami nagkakasama. So sa bahay, sabi ko, anong gagawin ko? So kung ano-ano lang ginawa ko sa bahay, nag-ano ko ng shoes collection ko, tapos nag... Dahil mahilig ako sa mga quotation, so minsan nagbibigay lang ako ng input about quotation. Tapos nung bumukas na, ayan na, na nakakasama-sama na ulit kami, doon na po ako nag-content na, oh, may games, may interview, may ganyan. Tapos yun, ganun na po yung nangyari. So, you're, ano, parang celebrity ka na rin in your own right, eh, no? Diba? Like, ngayon, ini-interview kita, di ba? So, naku, legit na ako kasi inayaw na ako interview. Pag na-interview na ni Miss Anna, ano na, grabe. Talagang part ka na ng showbiz. So, pero nung bata ka, mahilig ka talaga sa showbiz. Opo, Sharon yan ako. Ah, Sharon yan. Lahat ng mga, ano, lahat ng pelikula ni Sharon. Tapos, nung hanggang nung time na, nung college ako, nakakatawa. Biro mo, papasok ako ng school sa US. Sinadala-dala akong mga, ano, showbiz magazine. Lalo nung time nakainita ni Robin Padilla. Diyos ko, crush na crush ko si Robin Padilla. No? Pero nung bata ako, ang crush ko, si Gabby Concepcion. Puro talaga mga ka-love team ni Sharon, di ba? Naalala ko din nung bata ako, may mga magazine ako na, nung LM High School. May mga magazine ako ni Gabby Concepcion. Pag si Gabby Concepcion na sa cover, bumibili ako. Ano yung pinaka-fangirl moment? Fangirl moment. Na naaalala mo. Kasi, alam, nung bata po ko, parang wala akong masyadong nakitang artista. Kasi nga, syempre, bahay, eskwela. And wala ko yung mga moments na katulad ng kinukwento ni nanay na nakabantay siya sa bahay ni ano. Ah, ito, fangirl moment ko. Yung kalye namin, yung barangay pinakaisahan, dahil nga malapit yata yung Viva dati doon, madalas, di ba, sa Detroit Street, yung relasyon ni Kuya Boy at saka Miss B, sila yung mauna ko pala nakita artista kasi doon sa kalye namin sila nag-shooting. Tapos, yun, nandun kami sa gate, nakatambay lang kami sa gate, nagamandaling araw, hoping na lalabas sila ng pinto. Yun yung naalala ko, na may fangirl moment pala ako. Kasi naalala ko si nanay, di ba, kinukwento niya nakatambay siya sa gate nila, Agamulak. Ako pala, ganun na noon, nung time na yun, nakatambay ako dun sa gate na pinag-shootingan na bahay ni Ate B, tsaka ni Kuya Boyet. Kailan mo na-meet si Sharon for the first time? Nito na lang kampanya! Ito lang? Oh my Totoo, God! Totoo, promise! Nung nagbibihis na ako sa showbiz, hindi ko siya naka-work. Wala akong project na may Sharon Cuneta. Kaya nung nakita ko siya for the first time dun sa ano, nakita ko po yata siya one time pero sa stage, pero hindi yung up close. Ito lang kampanya nung sa Bacolod ba 'yun? Iloilo. Yun lang Iloilo yung up close niyo. O yung pagpasok niya, tapos tinawag ako, Mama Loi, ay kilala ko ni Sharon Cuneta. Tapos niyakap ako, tapos nag-picture. So, oh my God, kilala ko ni Sharon Cuneta. Tsaka yung isa pang fan moment ko, nung birthday ni Tita Cory, nito lang recently, di siyempre ang daming artista, di yung iba, siguro po, lalo yung mga nakasama sa kampanya, nandun. Pero nandun si Miss Cherry Pai Picache, katabi niya si Coco Martin. E di nag-hayakap ako kay Miss... Miss Chet Pai! Tapos bigla narinig ko si Coco, Mama Loi! Ay, kilala ko ni Coco Martin! Tapos niyakap niya ako, tapos sinalikan niya ako na labi sa pisngi. Sabi ko, hello! Sabi ko, ganun. Sabi ko, oh my God, kilala ko ni Coco Martin. Nakakaloka. Tapos sinalikan pa ako ni Coco Martin. So yun, yung ganyang pakiramdam ngayon, na pag nasa public ka, nagpapapicture na yung mga tao. Opo. So, ito ba yung pinakamasayang Loi? Kasi ang daming ang Loi eh. Opo. So ito ba yung pinakamasayang Loi? Siguro masasabi ko po opo. Nung host po kasi ako, nung si Loi Villarama ako sa wedding industry, tapos nga medyo nasa kilala tayo na level, ang dami rin pong may respeto, na ang daming... Lagi ko sinasabi, everybody loves a winner eh, di ba? Pag halimbawang medyo kilala ka, medyo respetado ka, medyo may track record ka na mabait ka tsaka mahusay ka, maraming ano, nai-endear sa'yo. Mm-hmm.
So, every time I host a wedding, or every time I organize an event, or meron po mga event na katulad ng bridal fair na nakikita ka ng ibang mga wedding suppliers, tapos nararamdaman mo na, nagigiliw sila sa'yo, nakakatuwa po kasi alam mo na nakakapagpasaya ka. Pag bawa kumanta ka na malakas yung palakpak, nakapagpasaya ka, di ba? Parang hindi ko iniisip, okay po yung tanong ha. Parang hindi ko po naisip kasi na gusto ko siya for myself. Kahit po ngayon, tuwing mo magpapapicture, natutuwa po ako na nasayahan sila. More than nasayahan ako na, ay, may nagpapicture, kilala ko. Hindi eh. Pag may magpapapicture, ay, halika po. Kasi alam ko na masaya sila na nakapagpapicture sa'yo. Tapos ako naman, thank you. Lagi kong sinasabi, thank you po. Kasi nga, grateful talaga ako na, uy, dito mo, nagpapicture lang po kayo. Nakaka-grateful ng feeling. O nga, Miss A, parang ganun. Doon sa tanong niyo po kung ako po yung masayang Loy ngayon, si Asmama Loy, opo. Pero yung joy ko nang gagaling doon sa nakikita ko na may mga masaya, opo. Yun po siguro. So hindi mo na naasikaso ngayon yung Mama Loy events? Hindi, ngayon po, dahil nga nagbukas na po yung mga events, kasi up until naging level 1, limited lang eh. Bawa 30% or 50% lang na venue. Tapos takot pa yung mga taong umatend ng mga events, diba? So ngayon lang talaga po dahil nakabalik. Tapos actually, ito pa lang po din yung second. Nung last week yung first, ito yung second na face-to-face ulit na mga bridal fair. So, kaya bumalik na rin po kami. Paano mahatiin ngayon ang katawan mo? Ayan na nga yung sinasabi ni nanay na paano yan pag may mga events na. So, yung mga angels ko po, actually po, lahat ng mga event managers ko, mga pinsan ko din po. So, kumbaga parang na-clone ko na din po sila. Siguro we share the same attitude towards clients, towards colleagues, ganun po. Na-mentor mo na. Opo, na-mentor ko ng kahapon nung umikot kami, nakasama ko yung dalawa, yung mga veteranong mga datihan na sa industriya. Oh, Grace! Oh, Olive! Kilala na sila. So, I'm hoping na the time will come ulit na kukunin si yung company namin for your events kasi alam mo na na yung quality yung target namin na working hand in hand to make every event fun and memorable ibibigay po namin yan kahit hindi ako present pero alam nila na ako yung overall on top of everything kasi nire-report sa akin. Ako nag-i-input kung anong maganda, sinong supplier, sino yan, anong gawin maganda sa stage. So, nagagamit ko pa rin po yung creative side ni Mama Loy. Naka-experience ka na ng mga bride seal, ah? Ay, oo! Yung binigay mo na lahat, tapos may nasasabi pa. Yung puring-puring ka na ng buong pamilya, pero sila, may nasabi pa, may mga ganun. Hindi mawawala eh. Hindi po mawawala. Eh dito naman sa vlogging nyo ni Ogie, naka-experience ka na ng sinita ka ng artista. Sinita ko ng artista? May nabalita na sinita ko ni Miss Carla Estrada. Hindi naman. Pero hindi, actually baklaan yun. Baklaan. Hindi ko alam kung may half-truth. Pero kasi nung nagkita ko sa airport, nung nagbatian, kasi nga nagka-work na kami ni Ma'am Carla dun sa Ma'am She's Ang Soul Mo Ay Akin na movie. Ako rin po nag-costume doon. Ma'am She, ganyan. Tapos binang kayo ha, kung ano-anong pinaparinig niya sa amin ha, gumanon. Tapos nakuwento ko lang. Tapos biglang, ha, pinick-up na lang lahat pati ng mga main news na na-award ako ni Miss Carla. Pero ano pa naman yun po? Yun pa lang. Wala, oo. Parang wala naman ako. Hindi kasi naman, sa inyo ni Ogie, ikaw yung parang benevolent. siya yung Ako lang yung Ako yung pasweet. Siya yung maldits. wala po. Kahit minsan, syempre may mababalita ka artist as makikita mo sa event, di ba? So, syempre, makakapa ka kung galit pa sa'yo o papansinin ka ba. Pero most often than that, pinapansin ka naman. I'm sure they know naman na as much as possible, we try to be balanced naman po sa mga na both sides. Siyempre, inaano din ni nanay na, siyempre, hindi tayo maganda rin yung kung meron ka talagang salungat na opinion, sabihin mo, pag-usapan natin, ganun. So, it took time kasi siyempre, yun naman pong pagbibigay ng opinion tsaka ng komento,
ano naman po yan eh, kaakibat yan yung level of confidence mo. At saka yung level of confidence din na binigay sa iyo ng partner mo. Si nanay naman po is very giving. So very generous siya giving na, oh ano man sabi mo, sabihin mo lang. Tapos kaya nagiging free-flowing yung banter eventually. Kasi nung dati, syempre, shy, nasa shy pa ako. Iniisip ko baka mamaya mali yung sasabihin ko. Pero yun, in-assure lang ako ni nanay na, nagtitake naman tayo. Pag mali, edi ano, yeah, tama. Diba? So, yun. Kaya po siguro mas naging confident ako na to speak my mind, to tell din po kung ano yung nararamdaman ko or opinion ko sa mga topics. Ganun.